Daniel Padilla. Usapang Daniel Padilla. Belated happy birthday sa iyo, DJ. Nagdiwang bulkut. Nagdiwang na po siya ng kanyang ika 29th birthday. At sa mga fans, at patuloy pa rin na sumusuporta kay DJ bilang, sabihin na nating solo artist, kasi talaga naman ganun talaga, mag-move forward din tayong lahat. Happy birthday sa iyo, Daniel, at sana tigilan na natin talaga ang mga pambabasa kanya, kasi sabi ko nga po, kapwa natin, mahal yan si Catherine at si Daniel, at yung mga Kathniel, may kanya-kanya na rin mga kaparaanan kung paano nilang tinatanggap ang isa't isa. Kasi kami dito sa Unbeatable Channel, sinusubukan natin, ang pangit ng audio ko, sinusubukan natin balansihin talaga yung ano, yung parang nag-e-echo siya ng bongga. Sinusubukan natin balansihin ang ano, ang pagbibigay natin ng impormasyon, balita, entertainment, sa mga artistang ito, sa ating mga anak-anakan na to. Sabi ko nga, yung si Daniel ay talaga namang, at saka si Catherine, talaga naging parang nani at tatayan ng anak ko pong si Niyo ngayon, na sana naman suportahan din niyo po. Niyong Nabos, nasa Star Pop Star Music ng ABS-CBN, rap artist po siya doon, siya ang pinakabata. O, kasi celebrate lang niya ng kanyang 13th birthday. Siya rin po yung composer, siya yung gumagawa, at may mga plano, may mga collaboration na gustong iano sa kanya. But anyway, hindi ito tungkol kay Niyong. Kay Daniel Padilla, na nag-celebrate ng 29th birthday niya, nauna na dyan, sa isang lugar sa Pampanga, dinalaw niya ang isang animal shelter, kung saan, kasi mahilig din sa, you know, sa pag-aalaga at yung pag-aaruga sa mga hayop gaya ng pusa at aso, na talagang medyo nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa kanilang mga naging amo. Kaya doon yung shelter na yon, pinuntahan niya yon dahil nag-offer siya ng mga regalo, pakain, ganyan-ganyan. Kasi nga, bilang animal advocate and union, yung natatawag nating mapagmahal yan sa mga, hindi lang sa kalikasan, kundi sa mga kagayang hayop na inaalagaan. Eh, malakas, saka magandang ano yun eh, feeling ko talaga, parang naging isa sa mga moving forward, ano niya yun, yung ano man tawag natin sa ganun doon, yung pag masyado kang nadidepress, may mga ano ka, anxieties, etc. Kung minsan kasi hindi tao yung kinakausap mo, or hindi mo sa tao na i-relay yung mga sama ng loob mo. So naging parang, naging outlet niya yung pag-aano ng mga pag-aalaga ng mga pets, gaya nga ng ano. Ang alam ko may mga ano din yan, may mga aquarium din yan si Daniel. Mahilig talaga siya sa ganun. So, in celebration sa kanyang 29th birthday, ginawa niya yon. Plus, dun sa Batangas, na ito na nga, naging isang pinakamalaking balita ngayong May, yung co-owner pala siya ng isang theme park somewhere in Batangas, na talaga ang bongga naman, parang sabi nga na sa description ng mga nakapunta doon, parang may Disneyland feel. Merong ganun, kasi nga, ano ito, parang theme park na may mga rides, tapos pasyalan, pwedeng paghaluin yung mga masa at saka mayayaman, mga ganon. At isa sa mga owners, hindi lang basta partner at owners, hindi lang basta partner, kundi owner, itong si DJ na nakakatuwa. Kasi, di ba, for the longest time, tumutok lang tayo ng mga previous nating pangyayari sa buhay niya, nakatutok lang tayo dun sa di umano'y ginawa niyang pagtataksil or panluloko or whatsoever you call it. Pero syempre bilang tao, lalaki na gusto mag-move forward, gumagawa siya ng mga paraanan na gawin positivo yung mga supposedly mga hindi magkagandahan na mga balita sa kanya. And natutuwa tayo rito sa Unbeatable Channel na sa pamamagitan ng kahit sabihin nating negosyo yan, pagkakakitaan niya yan, pero yung intention niya ba na madala dito sa Pilipinas at mapakita doon sa mga batang o sa mga ibang tao na walang kakayahan na makapunta sa mga theme park na malalaki at magaganda gaya sa Hong Kong, gaya sa Amerika at sa iba pang panig ng mundo na nandoon yung mga Disneyland, etc. At least may ganyan ditong alternatiba na namuhunan at nangambital itong isang Daniel Padilla. At doon nga nag-celebrate siya ng kanyang birthday doon kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, mga ilang close friends at etong kaibigan tugang natin na si Direk Cathy Garcia Sampana. O yun na nga, na
na medyo nababash ngayon ang mga ibang netizen. Hindi ko alam kung galing sa kampo ni Catherine Bernardo o yung mga disgruntled or yung mga disappointed na mga tagahanga naman ni Daniel na binabash itong si Derek Cathy, kasi parang sinasabi nila na halatang halata na mas kinakampihan mo si Daniel, nasaan ka noong mga panahon na ganito, ganyan, may mga ganoon. Na ang feeling ko naman na wag naman na po, kasi yun na muna mga anak-anak niya ni tugang na Derek Cathy Garcia, di ba, sa napakaraming proyekto sa TV at sa pelikula na lahat hit, lahat box office record, etc., blah blah. Hindi pwedeng sinasabi mong kinakampihan niya lang yung isa. Pareho niyang mahal yan. Ako na mismo ang nagsasabi, dahil bukod sa schoolmate ko po yan, si Derek Cathy Garcia sa UP Mascom, naging kaibigan ko at naging kumare ko po yan, ninang yan ang aking inaanak. Dahil ang dami na rin pong proyekto niya na nakasama rin po ako bilang either publicist or minsan umaarte din po ako sa harap ng camera. At talagang kaya naging very close din ako sa Kathniel noong mga panahon na yon. So parang feeling ko, hindi naman siguro pagpapakita na porque umattend siya dun sa birthday ni Daniel at hindi siya nakadalo dun sa birthday naman dati ni Catherine, mas kinakampihan niya o pinapabura niya itong si Daniel. Marahil nagkataon lang na mas available siya nitong inimbitahan siya sa birthday party ni Daniel, or may mga ganun kasi 'di ba, ganun naman 'yun sa mga tao doon, normal naman na. Kunwari ikaw, kahit makiibigan tayo doon, kung inimbitahan kita tapos may nauna nang nag-imbita sa iyo, 'di ba? May mga ganun eh, magbe-beg off ka, ganyan. Wag naman, kasi wag niyo nang ibinabash, kasi walang ako diretso kong sasabihin nito, walang Kathniel kung wala rin pong Derek Cathy Garcia noon muli na ngayon, sampana na siya. Walang Derek Cathy Garcia na talagang humubog din sa husay nilang dalawa sa mundo ng telebisyon at tumawid sa pelikula. Diba? So wag lang ano. In fact, ito nga si Derek Cathy Garcia sampana ay may gagawing project with Catherine at saka si Alden Richards naman. Diba? So wag nyo namang dinadama yung wala namang ano. Buti na lang hindi nila talaga nagre-react si Derek Cathy, kasi sabi naman niya, diba minsan na siya nakiusap na huwag tayo maging masyadong judgmental, huwag pala pakialamero, chucho. Kaya sana tigilan naman ng mga iba. Ayaw kong sabihin nga kanina, inulit ko, humingi ako ng pasintabi ha, na ayaw kong sabihin mga fans yun ng Catherine or ni Daniel or nung Kathniel or what. Or, but anyway, kung gusto nyo magpagulo, huwag naman ganun. Siguro nga, may mga ibang tagahanga or may mga ibang nag-observe na ganun ang opinion nila. Pero huwag nyo na pong palakihin, kasi ako na mismo nagsasabi, wala pong ganun, walang ganun. Huwag na tayong magkagulo-gulo, di ba? Si Catherine, nag-move forward na. Si Daniel, ganun din naman. Pagdating ng araw, hindi natin masasabi, bulog ang mundo, di ba? May mga kolaborasyon pa rin. Magsasama, magkakasama pa rin yan. At ikinalulugod natin lahat na magiging masaya tayo. And tungkol naman dun sa naging pagmumura naman ni DJ doon nga sa celebration niya ng kanyang party, kumanta siya doon, tapos parang may linyahan doon na parang sinasabi niya na maligaya na siya ngayon na may iba ng mahal or something, tapos biglang napamura daw. Hindi na big deal din yun, kasi kung, di ba, ang kantang kasi ngayon, with all due respect, babanggitin ko yung mga naging kanta ni JK Labajo, na parang expression ng kanilang salubi na hindi nila masabi-sabi, siguro part pa rin yun ng subconscious ni Daniel na gusto niya sigurong isiwala at isabihin, kaya lang sa kaparaanan ng pagkanta, huwag na rin natin gawing big deal na pinatutungkulan or minumura si Catherine, chuchuchuchuwa na ganun. Let's be peace lang tayong lahat. Kasi kung talagang minamahal natin yung dalawa na yan, kahit naghiwalay na yan at nasa magkahiwalay ng mundo na yan or larangan na gusto nilang palaguin pa or mapartner sa iba, suportahan natin, kasi wala namang ginagawang masama sa atin yung dalawa na yan, lalo na rin yung mga kagaya ni Derek Cathy Garcia na involved din, di ba, na tumulong din sa kanilang tandem. So wala naman yan, trabaho lang, nagkataon lang na talaga na hindi natin makokontrol at mapagdidiktahan ang mga kanilang mga emosyon, kaya wala din tayong choice tanggapin. Napapasaya tayo ni Daniel, napapasaya tayo ni Catherine. Kung ano man yung nangyari sa kanila, it's between the two of them. Huwag na nating palakihin pa. Ayan, taray ko! Ako po ang pinigil ko, Papa Ambero Palambet. Tapos nagpapasalamat dito lamang sa Amberable Channel. Thank you very much sa inyong lahat, lalo-lalo na sa ating mga sponsors. Bye!